Buksan natin yung Bible natin sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Kapag inubuksan nyo, gusto ko gamitin yung magandang halimbawa yung hindi ko nasabi kanina. Pero magagamit ko dito yan. I believe yung statement na the prophet has the absolute interpretation of the Bible, hindi in the way na spoon feeding sa sinabi. Marami tayong di alam sa Bible. Temporarily, you can spoon feed. Pero hindi pwede forever you can spoon feed. Related to sinabi. That's how the mysteries was revealed. Kasi it's in the Bible, we just don't see it. You can read the Bible cover to cover, but you cannot understand. See? So it takes a prophet to unlock the mysteries. Hindi lang siya, marami pa iba. It takes a prophet to unlock the mysteries, and when he points it out to you, you can see it. Saan yan sa Bible? Yan yung tamang application kung paano ang prophet naging prophet, because the third pool, sabi, ito yung hindi masayang pag-alaman ko ito. First pool, you don't need to check the Bible. Second pool, you don't need to check the Bible. In the third pool, he instructed us to check the Bible. Hindi yan spoon-feed katulad nitong dalawa. So these are just facts of life here. Ito, this revelation of the Word of God, right? Unlocking the mysteries in the Bible. Then, meron kang hindi alam sa Bible dati, pero nandyan lang yan, hindi mo alam paano makita. Pinakita niya, nakita mo, direkta ka kay Kristo, hindi ka nakasandit sa Kanya, nakasandit ka kay Kristo. Nagamit lang siya para ituro ka kay Kristo. Yes, sir. Ngayon, related to this, related to dito, I'm gonna show something. Ang topic dito, because yung lahat ay magkakaroon ng gift ng fivefold ministry. Basahin natin. Let's open our Bibles. Okay? Kung magkamali ako sa memorize, ito mo muna tayo. Dito sa Ephesians 4:11, ito yung basic gist nung sinabi. And He gave some. Diba? Yan ang nakasulat. To be apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Okay. For the work, 11 yan. For the work of the ministry, for the edifying of the saints, for the unity, the body of Christ. Verse 13. Something, purpose. Anong purpose? Kung binigay yung fivefold. So verse 13. Team. Saan nakadugtong itong team? Remember the word team is similar dun sa Acts. Acts 3:19. He must remain in heaven until the restitution of all things. So may team din ito. He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, until. Do you think end of time yan? Katulad din ng Acts 3:19. I don't think so. Kasi in every age nangyari yan. At least in a church-wide scale. Okay? Sundan natin. Until we all come to the unity of the faith. Ngayon, itong till, saan na-apply? Ibig sabihin, ano may katapusan dito? Tandaan mo yung till, may katapusan eh. May katapusan na Jesus Christ remains in heaven. Pababain siya. Ano yung katapusan ng till? Yung fivefold? Hindi. I believe the fivefold will continue on. Ang may katapusan yung pagiging some. Okay? Let's continue reading on. So verse 14, that we be no more children. Sino yung we? Tinanong ko isang pastor,
sa message, sabi, yung mga fivefold. Hindi. Lahat yan eh. Maybe no more children. Tossed to and fro. So, unawain nyo, you're no longer children. Nag-mature ka na. So while you are still maturing, yan sinabi ko kanina eh. Okay lang mag-spoon feed sa umpisa. Pero huwag kang magkulong sa na-memorize mo. Kailangan maging pera yan, kailangan matuto ka sa word, kailangan direkta ka na kay Christ. Pag direkta ka na kay Christ, hindi ka umasa sa statement, umasa ka sa evidence ng word. Nakatulong yung statement para ma-grounded ka sa word. Ako niya? Pero hindi siya, scaffolding siya. Ito yung building. Foundation. Ano? Okay, example ko lang, Bible na. Okay, so, we be no more children tossed to and fro, waves of the sea. Verse 15, speaking the truth in love. Okay, who is the one speaking? Itibang ito. Sino yung mag-speak? Yung dating children, dati. Kasi no more children eh. So, aakyat tayo. Ano yung may katapusan? Hindi yung fivefold. Yung son. And if you believe that the prophet message is Ephesians and Laodicea, pattern yan. Kung ano yung nasa original, babalik siya. Babalik siya. It's like sa Book of Acts. Itong isang aspect din natin nakita sa Book of Acts. At kung may time, meron din ang quote sa prophet. Anyway. So, not necessarily word for word, pero may hint yan. Ano bang pinapakita natin? When He ascended up on high, He gave gifts to men. May sabihin ako, itong men, it doesn't matter if you're a true believer or not a true believer, whether you're a Christian or not a Christian, you're an atheist, all men have gifts. Nakatago lang yan. Pero, hindi lahat mag-equicate kasi may predestinado eh. Merong predestinated na magpapagamit sa Diyos, may predestinated magpapagamit sa kaaway. So even if you are, if you have really the gift, you could still be the false anointed ones in the end time. 99 is good. You could still be a false anointed ones. Ano ba yung batayan nun? Okay, aside from the fact that kailangan meron ka, I'm looking at the attitude, no? Not the perfect lahat ng sinabi mo. Yung attitude, yun ang biblical very repentance. Yun ang magpa-release sa'yo sa unpardonable sin. You can also see this. What can you see this? In the end time. I don't think it's not just in the end time. Even in the church ages, this happens. Kahit na hindi mapaliwanag ng tao. Hindi lang sa nakinikilalang ministro, gagana ang gift. Ang alam lang natin, isang pastor sa isang church, lahat tagapakinig, sila ang naghahayo, sila ang kikilos. No, in the Book of Acts, hindi ganun. Lahat ginamit. Lahat nagsasalita. Ngayon, you can quote Corinthians, hindi lahat dapat magsalita. Hindi man lahat apostoles, hindi man lahat propeta. You're right. Pero, covet earnestly the best gifts. It's just sleeping in you. Ito, you are not required to be all apostles, all prophets, all evangelists. But God requires you to speak the word, even if you consider yourself just an ordinary believer. So I'm gonna quote scriptures, then later I'm gonna quote quotes. Dito sa Book of Acts, and Ephesians to, no? So if you can just see very clearly, hindi siya habang buhay sam. Anong epekto pag habang buhay sam? Ito yung epekto. Habang buhay, yung pastor lang nagsasaliksik. Habang buhay, yung pastor lang ang mahayo, pastor lang ang nakikipag-content for the truth. Nakikinig sa iba, nagsashare. The rest ng members, they consider themselves, hindi namin kailangan mangaral o mag-share. Kung sinamba lang din paminsan-minsan. Pero karamihan, makinig na lang kami, magbigay kami ng ikapo, maglilis kami ng kapilya, tumugtog kami. Okay? Pero yung word para lang sa mga exclusive group of men, this, sabi ko sa inyo, that is denominational thinking. Denominational thinking, habang buhay, exclusive club yung ministro. At yung rest are left in ignorance.
Kung ano yung accessible sa mga pastors, dahil yung ibang katuruan, kahit dihis pa siya, kahit kaya niyang patunayan, hindi accessible yan sa tupa. So let's open our Bibles dito sa Hebrews chapter 10. 5 verse 12. Ano sabi dyan? For when the time you ought to be teachers, ye have need that one teach you again the first principles of the oracles of God. Alam niyo ba po, totoo yan sa church natin dahil it's not just any one single church, it's all churches. This exists. Unless you could see the ministry of the fivefold of God, yung sa Diyos na fivefold, sa end times. Bakit? Matagal mo na siya tinuturuan, 10 taon na. Pero exam mo, subukan mong tanungin. Walang naalala, walang alam. Okay? So there's something wrong. Ang abot lang natin ng ministry at traditional ministry, sasalta ka lang sa pulpit. You don't teach them to speak the word. You don't teach them mag-report. Ang alam lang nila, makinig. Tapos, mag-take note. So, ano sabi dyan? Ye have need that again teach you again the first principles of the oracles of God. Hindi nila naalala, hindi nila natatanan. You are become such as have need of milk. Tisulin. Yung mga mensaheng alam lang, encouragement lang. Okay? And not strong meat. Yung tuloy natin ang basa, verse 13. Everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Ang milk, yan yung exhortation messages, encouragement messages. But strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses. Ito, is it only for ministers or for all believers? Exercise to discern both good and evil. Sa 1 Corinthians atlas natin. May sinabi dun sa verse 12. Ye ought to be teachers. Teachers does not necessarily have to stand in the pulpit. But everyone should be teachers. If the writing is correct. Hindi siya habang buhay isang. Okay? So, 1 Corinthians 15:20, limutan ko yung verse. Sa baba ng 25, pababa. Let the others judge. Let each one prophesy and interpret it, the other judge. One after the other. Bakit ba iba pwede mag-judge? I suffer not a woman to speak. Ano kaya tinutukoy ni Paul? Yung pag-judge. Who will judge? The congregation. Sabi ni Barbara, the congregation can vote sino yung mag-lead ng church. Yung pastor. Sabi ni Barbara yan. Ano ba yung pinapaliwanag ni Barbara? May power ang congregation. Kaso, of course, unawain natin, hindi lang ng congregation ang sure. Okay lang muna, siguro, what I call Episcopalian ministry, iisa muna yung pastor. Pero hindi pwede habang buhay, parang siya na lang. Kasi sa umpisa, okay lang ang spoon feeding. He will be infallible for that moment. Pero talk about it, tumakbo na yung taon tapos hindi lumago ang miyembro. Anong klase ang voting power nila? Ang voting power nila is camaraderie. Kampi-kampihan. Hindi voting power nila to exercise, discern good or evil. Naka niya? Hindi kaya nila mag-discern. Uy! Nagkakamali na si pastor eh. Nagiging biased ang kanilang judgment. So kung sinabi ni Barbara na ang congregation pwede magboto, ibig sabihin, babagsak yung judgment sa congregation, babagsak yung gift dapat sa congregation. Hindi pwede habang buhay. Sa sinasabi ni Paul sa Hebrews 5:12, dati, dapat teacher na kayo, pero gatas pa ulit kayo. Ibig sabihin, may ina-expect si Paul na period of time na dapat malago ka na. So let's go to other examples. Sa scripture. Sa Acts chapter 2. You remember Joel's prophecy, di ba? Joel's prophecy applies to all or just the ministers?
Ngayon, let's talk about Joel's prophecy. It's the same gift as Baruch Barnaman. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Your handmaiden shall prophesy. Let's talk about the gift. Dito sa Acts 2, may sasabihin na mabilis. Sa Acts chapter 2, ilan yung unang na-convert sa Pentecost? Ilan? How many? 120. 120? 120. Na-convert na yun, matagal na yun. Pati na yun na-convert ko pa sa... 3,000. Yung na-convert ng 120? 3,000. 3,000. Okay, 3,000 ang unang convert. The next day? 5. Meron pa nga 4,000, di ba? Okay. Actually, hindi na sila dumami after that. Pero, hindi kaya na 12. Itong 3,000, hindi kaya ng 12, mag-evangelize ng another 5,000. Hindi yan malaking krusada. Yan ay house to house. Yan ay person to person. Hindi 12 ang nag-evangelize lang dito. Hindi 12 lang ang nag-evangelize dito. If you understand yung na-share ko dati, nung when Christ nagpa-cell group siya, nagpe-preach siya, mananakarap sa kanya lahat. Pero nung pagpapakain na siya, pina-cell group niya, tapos, nung binigyan niya ng tinapay, hindi 5,000 pilas o 10,000 pilas, 100 pilas lang yan. Tapos yun ay nagparami ng tinapay, yung kanya-kanya cell group. Ang gift ay nag-transfer dun sa tao. Kung ano yung pattern ni Christ, greater things than this ye will do. Ganun din ang pattern ng isang pastor sa isang iglesia. Hindi siya dapat habang buhay, siya lang ang pinakikinggan. Eventually, ititrain niya yung tao na maging katulad niya. Hindi 12 lang ang nag-evangelize yan. Unawain natin ito. 1 Timothy 3:1. If any man desires to be a bishop, he desireth a good work. He must be a husband of one wife. May katibate kong Muslim, nag-challenge siya sa radyo. Pakitaan niyo kung talata na kailangan isa lang asawa. Eh di quinote ko to. Sabi niya, hindi, obispo lang naman yan eh. Ito yung unawain natin. Bakit tayo nagtuturo kailangan isa lang asawa? Meron pa ba kayo ibang talata bukod dito? Wala kayong mababasa letra po letra, kailangan asawa mo isa lang. Meron tayong circumstantial na ebidensya na kailangan mo nga isa ang asawa. Pero yung letra po letra, inutos, wala. So, sabi ng Muslim, obispo lang kailangan isa. Bakit nga natin tinuturo kailangan isang asawa? Ito kasi, simple lang. Ang isang obispo o pastor o sino man ministro, exampleship sila. Exampleship sila, ano ang dapat natin buhay? Sabi doon kasi, hindi lang asawa ng isa, kaya niyang supilin ng kanyang pamilya. In essence, a church is a training ground. Paano magkaroon ng model, ang modelo yung pastor? So eventually, yung gift ng pastor, papasa sa kanila. Ang pagiging tatay ng pamilya, gift ng pagka-pastor din yan. Alam niyo ba yan? Hindi niyo lang na-realize. Akala niyo, material pastor kayo. Ingat lang sa barkada, sa school. Pero, pagdating sa spiritual matters, bahala na yung church. Bahala na yung ministro. No! Bilang ama ng tahanan, in charge ka, may mandate ka para sa spiritual ng iyong pamilya. Hindi mo lang na-realize yan. Okay? So, let's go to another examples. These examples, anong example yan? Example yan na, they are there, hindi for exclusivity, an exclusive club. They are there so that the gift will pass on. This is the chapter for the gift, no? 1 Corinthians chapter 12. So 1 Corinthians chapter 12, sabi dito, binanggit dito yung mga gifts na familiar na tayo. Yung gifts ng tongues, ng healings, ng faith, etc. Sa dulo, binanggit yung fivefold. Let's say, hindi lang nabanggit yung word pastor. Presume natin nandun na yan. Apostles, prophet, evangelist, teachers. Okay? Ngayon, did you know what is the significance? Anong implication yan? Sa 1 Corinthians chapter 12, yung gift ng fivefold at yung ibang gift na nasa church, they belong to the same category. They belong to the same category. When Paul said, covet earnestly the best gifts, as much as yung kaya mong taasan yung pagtulong mo, gawin mo. Even speaking the word, and this is the prophetic ministry of the bride,
Revelation 10. 10, 11. If you memorize Revelation 10, 7, the mystery of of God is finished. The voice of the seventh angel, and he shall begin to sound. How about Revelation 10, 11? He should carry that sound. And who will carry that sound? Everyone. All of the bride. Not just some, hindi some. All of the one. Sa message ni Barbanam, sabi niya, hindi ka nakalita sa Bible to, hindi ka preacher, pero preacher ka pa rin. Sa buhay mo, preacher ka. Yung buhay mo, mismo preacher. May message, may preacher ka pa rin. Hindi yan, ibig sabihin, tahimik ka lang, mabait ka lang sa buhay. Nakikita sa buhay mo na believer ka. Magsasalita ka rin, kasama doon yung pagsasalita. Corinthians chapter 2, verse 13. You have to speak the mysteries. Okay? So speak. Three minutes? Marami yung verse. Huwag kopyahin nila yung verse ko, ha? Jude 3. Sulat nyo, Jude 3. Sino yung magkocontend? 1 Corinthians 14:26. The original pattern of a worship service is not yung style na, not necessarily yung style na ganito. It could be a style na cell group. Okay? Hawig na rito yung sa 1 Corinthians 14:26 yung Matthew 18:20. It's also a worship service, no? Tapos, 2 Timothy 4:2, preach the word, be instant in season. Ano yung tinutukoy niya? It's just Timothy or everyone. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. It's expected to all believers. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Sinabi niya kay Timothy, pero kay Timothy lang ba limited yan? James 5:19, who will convert the person para to save the error from his way? Only a minister? It's instructed to all believer. 1 Peter 2, 5-9, who are the lively stones? Just the minister? Ano ba yung lively stone? So they will speak. Katulad ni Peter, nagkaroon siya ng confession of faith. 1 Peter 3:15, sulat niyo. Who is ready to make an answer? Is it just a minister? Okay. Wala na oras dito. Summarize ko na lang. Dressing in the church. Sabi niya, actually, si Pesito marami rin coat yan, no? Although, meron siyang ibang bride doon. Magagamit yung coat niya, makikita niya. Of course, ang emphasis niya sa bride, maging wife, ganyan. Pero yung mga coats na kinukawa niya, coats, is yung gift na kakalat talaga sa lahat. Ako marami nakita dito, kaso wala rin oras. Gusto ba? Labing ko na.